What is up mga idol? Si Mark Flores ulit ito and welcome back to my channel. So umpisahan agad natin ito. Let's get started. May apat na bagay lang tayong dapat alamin kapag tayo ay magdadrive sa roundabout. Anong klaseng roundabout ba siya? Paano ang position upon entry? Paano ang pagdadrive sa loob or inside the roundabout? At saka yung pang-apat, exiting the roundabout. So apat lang yan. Kind of roundabout, entry, inside, and exit. So umpisahan natin number 1 doon sa single lane roundabout. Okay, madali lang to. Yan, ito ang example ng isang single roundabout o single lane roundabout. The first thing to do is know your exit. Okay? Kapag alam mo kapag saan ka e-exit, alam mo na kagad kung paano ka mag-uumpisa. For example, ang exit mo ay sa right, okay? Sa ganitong roundabout, ang exit ng right ay ito, right. Ito ang left at ito ang straight. So kapag ka mag-turn right ka, ang signal mo ay siyempre turn right. Naka-turn right ka na kagad, approaching pa lang dito sa roundabout. So ganito yung example, turn right yung signal mo and then check mo yung roundabout from the left. Okay? Always give to the left kapag ka ang driving natin ay sa right. Okay? Sa UK at saka sa Japan, siyempre always give the right of way to the cars coming from the right. Sa atin, sa Pilipinas at saka dito sa Dubai, always give the right of way to the cars inside the roundabout approaching from the left. Okay? Ngayon, kapag ka safe na, pwede ka na pumasok, naka-turn signal right ka, dire-diretso lang yan, turn signal right, and then exit. Simple as that. Ngayon, kapag dito ang punta mo, hindi mo na kailangang mag-turn signal. Pero kapag sa mga school at saka kapag kumukuha ka ng license, maiging tanungin mo kung ano yung rules doon sa iyong pinag-aaralan o doon sa kukuhanan mo. Dahil may mga times na kahit straight ka, dapat nakasignal ka pag papasok ka sa roundabout. Okay? Now, approaching the roundabout, dahan-dahan ka lang and then alamin mo ang exit mo. Ang exit mo ay straight, so hindi mo na kailangan mag-signal. Ang kailangan mo na lang gawin ay mag-give way to the cars coming from the left. And then dire-diretso lang yan. Ngayon, magsisignal ka pagdating mo dito. Okay? Pagdating mo dito, magsisignal ka to the right. Okay? To the right. And then exit. Sa part na to, hindi ka magsisignal. Pagdating mo dito, magsisignal ka na to the right. So, ganun lang kasimple. Turning left naman. So, approaching the roundabout, signal to the left, give the right of way to the cars coming from the left, and then, pasok ka na. Pagdating mo dito sa middle na to, magsisignal ka na. Signal going to the right, and then exit. Kapag U-turn naman, approaching the roundabout, signal to the left na kagad. And then give the right of way to the cars coming from the left. Then kapag safe na, pasok ka na, keep the signal on, turning to the left. Okay, and then signal mo lang. And then pagdating dito, babaguhin mo yung signal mo, turn to the right. Okay, and then exit, U-turn. Para mas madaling matandaan, ang exit ay turn signal right. Kapag ka ang distance mo sa exit mo ay isang exit, after the last exit, bago yung exit mo, saka ka magsisignal. For example, ang exit mo ay straight dito. So, dito ka magsisignal turning to the right. Okay? Kapag dito yung exit mo, dito ka mag-turn signal to the right. So, kung ikaw ay galing dito, turn signal to the left ka na. And then, keep it signal to the left. And then, kapag pagdating dito, babaguhin mo yung signal mo to the right. Ibig sabihin nun, exit ka na ng right. Ganun din kapag ang exit mo ay U-turn. Turn signal to the left, keep it left until dito. Pagdating dito, turn signal to the right ka na. Ibig sabihin, pa-exit ka na. So ito, ang exit mo dapat ay U-turn pero nagbagong isip mo dito ka na sa right. So halimbawa, pumasok ka dito, turn signal to the left ka lang. Then pagdating dito, yung pa-exit ka na dito sa U-turn, naisip mo hindi pa dito yung tamang daan. So keep the signal on to the left. And pagdating dito, saka ka mag-signal to the right. And then exit ka na dito. So I hope that makes it clear sa mga single lane. So paano naman kung ito ay two lane roundabout? So ganun ulit, determine the roundabout and then determine your exit. So kung ikaw ay turning right, approaching the roundabout, huwag ka dito. Okay? So huwag ka dito, dito ka. Pupuesto ka na kagad dito.
and then turn signal to the right. Okay, give the right of way to the cars coming from the left. Keep it right. Pasok ka dito sa outer lane. And then, keep the signal on to the right and then exit ka dito. Okay? Ngayon, kapag turning straight ka, hindi mo na kailangan mag-signal. Okay? So, approaching the roundabout, huwag ka na magsisignal. Give the right of way to the cars coming on the left. Kapag safe na, pasok ka dito. Pasok ka na. And then, pagdating mo dito, turn the signal on to the right. Okay? And then, pasok ka na dun. Sa outer lane. Kasi, sa roundabout, yung inner lane ay para sa mga nag-u-turn. So, again, depende pa rin yun sa rules kung saan ka nag-aaral na bansa. So, kung turning left ka naman, dun na magbabago. Hindi na dito sa outer lane, sa inner lane ka na pupuesto. Then, turn the signal on to the left. Give the right of way to the cars from the left. And then, pasok ka dito. Ayan. Keep the signal on to the left. Pagdating dito, sa last exit, bago yung iyong gustong exit, turn the signal on to the right. Okay? And then, exit ka dito. Ayan. Ngayon, kapag U-turn, ganun din. Dito ng pwesto mo, turn the signal on to the left. Give the right of way to cars coming from the left. Pasok ka dito sa inner lane. And then, keep the signal on to the left until the last exit bago yung iyong pinaka-exit. And then, turn the signal on to the right. And dito ka sa inner lane. Hopefully, malinaw. So, pag mga multiple lanes, marami ng lanes, kung saan yung lane mo, keep ka doon. Kapag nag-U-turn ka, always to the innermost. Kung sa right ka, syempre, dito ka pa rin sa most right. Signal to the right. Pasok dito. Keep it on to the right. And then, exit ka dito. Kapag turning straight ka, dito ka naman sa middle. Okay? Sa middle. Then, pasok ka dito. And then, go straight and straight. Ganon. Ngayon, kapag ka, ikaw naman ay left turn, pwede ka dito sa middle. So, laging pareho kayo na exit niyan. So, ito, yung mga nasa middle, ang pasok lagi niyan sa middle. At yung mga nandito sa dulo, ang pasok lagi niyan dito sa pinakadulo din, sa outer lane din. So, hindi kayo magkakalituan. Keep your lane na lang kapag tatlo. So, ano yung panganib? Ano yung mga hazard kapag nagda-drive sa rotonda? Una-una yung mga malalaking sasakyan, kagaya ng mga trucks. Hindi lang isang lane yung pwedeng sakupin yan kapag lumiliko. Kapag kayo nasa maliit na sasakyan, iwas kayo sa malalaking mga trucks na ito. Maging aware tayo sa mga signal na ginagawa nila. Pangalawa, yung mga nag-change lane. Okay? So, hindi maiwasan, lalo-lalo na sa mga multiple lanes, more than 3, mga 4 and 5 lanes, meron dyan yung mga nag-change lane. Okay? Although, bibihira talaga yung mga ganito karaming lanes sa rotonda, be aware na meron pa rin mga hindi nakakaalam ng mga rules, lalo-lalo na yung iba bigla-bigla nag-change lane. So, yan yung mga common roundabouts, pero ngayon may mga bago na tinatawag na mga turbo roundabouts. Hindi ka pwede mag-change lane. So, kung saan ka pumasok, doon yung exit mo. Pag dinire-diretso mo lang yung entrance mo na yun, doon na yung exit mo rin. Hopefully, wala akong na-miss. At kung meron kayong mga tanong, question, just comment down below at ating pag-uusapan yan. Yun lang ulit mga idol, at katulad na aking palaging sinasabi, drive safe.